Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM, Family, FFCI Worldwide. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. Gayun din, pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Apo Lakay. Ito na naman mga kaibigan, anak ng patuting. Si Ngak-Ngak mga kaibigan. Title pa lang mga kaibigan, no? Doc David Ilagan, anak ng patuting kangak-ngak. Kahit kailan, hindi naging doktor yan si David. Anak ng patuting ka, oo. David Ilagan is just a freaking maniac. Maniac ka, anak ng patuting ka, oo. Barak, oo. Oh, di ba? Ah, nakalimutan mo ba yung nag-viral mo na video? Mag-iingat kayo mga kaibigan sa katauhan ito ni Obarak mga kaibigan. Ano to? This guy is a freaking maniac, anak ng patuting o ganun niya, no? Dahil ikaw ngayon ang anong ingak-ngak, o dyan ka ngayon, damay ka ngayon. Wala kang ipagmamalaki sa FLM Family o Barak dahil yung ginawa mong paglutang nung araw, anak ng patuting ka, isang malaking ano lang yung katangahan, o oh, diba? Katangahan lahat yung ipinakita mo, o oh, diba? Yung mga suporta na sinasabi mo, anak ng patuting ka, panayang ano mo pa, epal ka pala. Isipin niyo mga kaibigan, ano? Gustong magpasikat noong mga panahon na si Apo Lakay natin mga kaibigan ay kinuha ng NBI, o diba? Pati rin ikaw, ginamit mo rin lang ang pangalang Francis Leo Antonio Marcos, anak ng patuting kayo, oo, Barak, mga 14 Judas, mga walang utang na loob. O pakinggan natin mga kaibigan yung daldala nila ni David Ilagan, because you cannot call doctor si David Ilagan. He never been a doctor. Diba? Yan, sigurado yan, no? Diba? That's why, and many people still keep buzzing you, and then now, yaman. Oh, anong ini-expect mo naman, ha? 3 inches, anak ng patuting ka, ha? Mananahimik ang mga FLM supporters sa ginagawa ninyo, lalong-lalo na itong mga 14 Judas, anak ng patuting ka. Baka nakakalimutan mo, o Barak. Si David, anak ng patuting. David tayo ng David, mga kaibigan. Pasensya na. Baka nakakalimutan mo, o Barak, ha? Si Francis Leo Antonio Marcos ang bida dito. Hindi si David Ilagan o kung sino mang Poncio Pilato dyan. FLM, diba? Ang bida rito, diba? Dito sa bayan ng mga superstar, ang bida si Francis Leo Antonio Marcos. Tandaan mo yan, ha? Taga mo yan sa kokote mo. O, oh, pakinggan pa natin. Still telling me, this is he's talking about, oh, the 3 inches come out again. I did not come out for... Oh, totoo naman talaga. You're a freaking maniac. That's the truth about you. O, oh, diba? Magaling ka lang mag-ano yun ang mga babae. O, oh, diba? Pero wala ka naman ipagmamalaki. Anak ng patuti ka. Oo. Pukpukibig kita ng tabo eh. Kung ikaw 3 inches, eh sigurado si Macbeth mga kaibigan, mga 2 and a half. Woo! I'm just giving it. I'm giving the support to Mapak Pablo and thank them, the 14 bloggers, to stand out what you experience in this FLM family you call. Ipagtatanggol mo pa yung mga katraidura ng mga 14 Judas. Eh sa bakit ka, ikaw isa sa mga unang-unang nagtraidur. At naramdaman mo, ah, ang bangis ng FLM community. O, diba? Hindi kayo uubra dito. O, sabi ko sa iyo, Makmak, maski sinong paakyatin mo dyan sa channel mo. Lagas na hindi ka na makakabangon dyan. Traidor!
That is a very, is a good reason for you guys to come up, because I myself, when I found out something wrong, it's not believe, it's not, I cannot believe it. It's very. Paano mo paniniwalaan? Eh kasi nung alingan, eh, di ba? Napatutig ka naman, David. Oo. Magtagalog ka nalang, Pilipit naman yung English mo eh. Not believable. This cannot be believable. So that's what I'm saying. I have to get out. And I know the way out. You have to get out? O talagang isinuka ka ng FLM family? Wag kami. Because when they have some paperwork that stating that this Norman Mangusin is a criminal, why would you support a criminal? Asan yung papel na nagsasabi na isang criminal si Francis Leo Antonio Marcos, anak ng patuting ka? Oo. Walang ganun, David Ilagan. Huwag kami dito. Paluin kita ng tabo dyan eh. Yeah, tama po naman. Right. Kaya nga. Oh, eh, isa ka pa dyan. Yes po, tama po. Eh, baka magkapera ka dyan kay Obarak. Baka bigyan ka na 100,000 dyan. That is the whole scenario of that particular Julie that you are talking about regarding about that, and he said he paid 1,000,000 to Roland Sanchez, but I don't, probably it's not true. Oh, may ebidensya ka ba na hindi totoo? Puro na lang kayo audio recording, anak ng patuting. Kaya, samantalang nung araw, anak ng patuting ka, David, o kung makapagsalita ka eh. Kung idepensa mo si Francis Leo Antonio Marcos, mag-hire ka pa ng international lawyer. Anyari, lumabas din yung kulay mo. Oh, kinunan mo ng pera yung mga mamis. Oh, diba? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ibinabalik. Oh, diba? Huwag kami dito. Tama po. Oh, isa pa tong ugak na to. Tama po. Bobo. And then also, and then he's telling that he's a 25% owner of that Xfinity Veritas Club. Yun nga po ang tatay. Well, that's what he's saying. But if you guys... Oh, yun mga kaibigan ha, namimilipit yung dila ni Obarak. Hindi niya alam kung paano niya, ano, pasisinungalingan yung mga katotohanan. Ay, jak na patuting talaga ng ako. No, Victor Lorenzo, who's kind of like related to Judge Agustin from Isabela, that there is a human trafficking supposed to be filed against Norman Mangusin from the province to the Manila. Because of human trafficking, it can be happen globally. Because when the woman or whoever, a man... Anak ng patuti, nag-iimbento ka na naman ang sasabihin mo eh. Paluin kita ng tabo dyan, Obarak. Pilit-pit na yung dila mo sa kasinungalingan mo eh. And whatever, so human, when you travel the woman or whoever... When you travel the woman... Magtagalog ka na kasi, Obarak, anak ng patuti ka, oo. American citizen ka lang, pero hindi ka Amerikanong fluid sa English. And then travel it for financial use. Ano, travel it for financial use, anak ng patuti talaga, Obarak, o Diyos po por santo. Baka mas magaling pa yata ako sa iyo bang English. Anak ng patuting ka talaga. Oo. What the heck? It's a human trafficking. Tama po. Oh, eh, isa pa to. Paluin kita ng tabo dyan. Manahimik ka muna. Hayaan mo magsalita si Obarak eh. Para kang ano dyan, aso eh. Tama po. Opo. O, diba? 100,000 yan. Pag nagkataon ngak-ngak. I know that. But you guys don't believe me before. But you know, and Alfa Romeo should know that. Because I went to talk to Alfa Romeo during the time. But you guys don't believe me when I come out. Blah, 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 you guys.
Jackulero. Oh, eh, totoo naman talaga eh. May ebidensya, may video, anak ng patote. Kaya, oh, di ba? Ikaw na rin nagsabi, sa bunganga mo na rin lang galing that you are a freaking maniac, Jackulero. Oh, di ba? Sweet Jackulero. Mm. All this candle 3 inches. Pero I never heard from Mama Pablo. Such, you, I got PJTV. Kung pare ko yan, naanak ko yung anak niya. Sinabi niya sa akin, pare, titirahin kita pahapyaw. Jake Magnus, dad, pwede ba titirahin kita pahapyaw? Oh, lumabas na rin yung katotohanan, mga kaibigan. Oh, di ba? Ng mga hawak ni Obarak itong mga tao na to, o, di ba? O, di ba, Jake Magnus? O, di ba? Tsaka PJTV, o. Nasa na si PJTV na inaanak mo? Padalahan mo na ng pera. Papa, tinga po, hindi tumira, nung time na yun, pag po hindi tumira sa inyo, eh, ang tingin na po sa amin, ang time. Alaban, o. Exactly. And then the rumors right now is oh, eh natural gagak eh. Kaya ka nga tinaguri ang ano, defender eh. O, di ba? O, pero ikaw, hindi mo tinitira si David Ilangan kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka solid FLM defender. O, di ba? Si David Ilangan, talagang tinatarget mo na madadali mo isang araw padadalahan ka ng pera. O, baka ito na yung pagkakataon gak-gak, galing-galingan mo magdrama. Eh, dalandala na yan si Obarak. Tignan ko lang kung makaraket ka pa dyan. this guy, I don't know if you guys will believe Leon that I have nothing to do with the 14 vloggers coming out. Oh, you are nothing to do with the 14 vlogger, you freaking maniac. Ginagawa mo dyan, ha? Nag-i-scout ka na naman siguro ng ano eh, ng mapaggaganunan mo eh. Oh, baka may kursurada ka dyan doon sa mga devil agents ni Gak-Ngak. Tawagan mo si Annalisang Kupal, yung bagay sa'yo. And then he's exploring that I am behind it. I am the mastermind of this 14 vlogger come out, and I'm financing. Even though Miss Mary and Victoria, who the hell I am to finance you? Nag-aano ka na naman, Obarak eh. Wala kami pakialam sa pera mo. Kung ikaw man yung naging financier niyang mga 14 hudas plus law-law, wala kami pakialam. Diba? Ang aming dito, hanggat niyuyurakan nyo ang pagkatao ng isang pandemic hero, sasalagin namin kayo. Real talk yan. Paluin kita ng tabo dyan. I have no rights. I have no reason. It is not my deal. So that's why I'm saying is sorry for these people who are still believing of this pandemic hero who called. I'm the one who named him as a pandemic hero. Siya daw yung nagbansag na pandemic hero. O Barak, bago ka lumabas, pandemic hero na si Francis Leo Antonio Marcos. Huwag ka na mag-asumero dyan. Paluin kita ng tabo dyan, makita mo. Tama po, saan niyo po galing mo? Oh. Sinigundahan naman itong aso. Anak ng patuting. Sa'yo ba galing yun? Ipakita mo nga yung video na sa'yo galing yun. Talaga to si Mac talaga anak ng patuting ka, para kang aso. Aking galing yun, but I regret. Ah, you regret. Kasi nabulilyaso yung mga plano mo, o, di ba? Yung pambubudol mo sa mga nanay, nabulilyaso, o, di ba? Kahit alam mo sa sarili mo na hangang-hanga ka sa kabayanihan ni Francis Leo Antonio Marcos, wala ka na lang magawa, o, di ba? Harapin mo yan, ang katotohanan.
That's why I ask sorry myself, and I ask sorry to the people who I make people believe what I said. Oh, ayun! Yung mga taong napaniwala mo, oh, di ba? Yung pagtatanggol mo noon kay Francis Leo Antonio Marcos, oo, totoong marami kang napaniwala. Oh, di ba? Maraming humanga sa'yo sa mga FLM supporters dahil pinagtatanggol mo si Francis Leo Antonio Marcos. Oh, pero nasaan ka na ngayon? Ha? Napanindigan mo ba yung pagtatanggol mo kay Francis Leo Antonio Marcos? Hindi yata ganun yung nangyari, oh, Barak, ha? In the time, and during the time after I'm close to the Francis Leo Marcos name as alias. Oh, anak ng patote. Kaya doon kung ipagtanggol mo eh, wagas na wagas eh. Ngayon eh, alias na lang sa'yo yung Francis Leo Antonio Marcos. Anak ng patote ka talaga. Oh, oh, Barak. Ay, ina ko po. That is, he was dictating me what to do. Do this, that, that. And he even mentioned that palabasin ako yung nangutang sa kanya ng 50 million peso. Bullshit. Oh, saan yung ano, yung nangutang ka sa kanya ng 50 million peso? Meron bang ganun, o Barak? Oh, kasi nung alingan na naman yan eh. Talagang bullshit yan. Bullshit. No. Yes. Oh, tawa naman itong aso na to. Nakarinig lang ng 50 million pesos eh. Anak ng puta, abot dito yung ngiti. Labas yung mga dimples, mga kaibigan eh. Mangarap ka ngak-ngak. that is Miss Mary Ann Victoria already knows about that. But Miss Mary Ann never attack me. Never. Oh, eh paano ka nga atakihin? Eh magkakampi kayo nung umpisa pa lang. Anak ng patuting ka, oo. Nung umpisa pa lang, may balak talaga na kayo na mag-tridor, o diba? Kasi pinag-iinteresan ninyo yung mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Kami dito ang nakikita kong pinag-iinteresan ninyo, o diba? Pero mabibigo kayo, bigo kayo. Hindi nyo makukuha kaming mga FLM solid supporters. Pakatandaan mo yan, o Barak. Maghalo man ang balat sa tinalupan, Francis Leo Antonio Marcos will remain our pandemic hero and we will defend him. Ganon din yung mga taong pinagkakatiwalaan ni Francis Leo Antonio Marcos. Mark it! Sinabi po yung Nightmare na titirahin niya kayo. Hindi niya naman alam kung ano po ang inyong... Anak ng patutig tong aso na to eh. Segunda ka naman ng segunda eh. Hindi mo naman alam kung ano sinasabi ni Obarak eh. Kumbaga, wala siyang alam sa inyo. Kaya bakit niya kayo titirahin? Eh paano kayo magtitirahan? Eh magkakamping ha kayo, o diba? Oh, eto pala sila Jake Magnus, mga kaibigan, tsaka sila PJTV, tsaka sila Papa Trix, yata yung nabanggit ito ni Obarak, mga kaibigan, na ano, na titirahin daw nila. Nagpapaalam pa sila kay Obarak. Saan ka makakita ng ganun, anak ng patuting? Oo. Dito sa FLM family, solido kami dito. Ha? Bilang mga supporter defender, di ba? Pag isa sa mga defender ni Francis Leo Antonio Marcos, na mga solid, ay kumalas. Napunta dyan sa mga 14 Judas, hindi na kasali yun. Kalaban na yun automatically. O, oh, diba? Kahit anong lalim ng pag-uusap namin, pagiging magkaibigan namin, mababaliwala lahat yun, diba? Dahil, ang paninindigan namin kay Francis Leo Antonio Marcos, ang nangingibabaw. O, oh, diba? Hindi katulad sa inyo. Mga pansarili ninyong interest, ang mga nangibabaw sa inyo, o anong nangyari sa inyo ngayon nga nga. O, oh. So that's all. Anak ng patuting, o Barak, magtagalog ka na kasi, nagkakapilipilipit na yung dila mo eh. All scripted by Norman Mangusin telling to Marian, o ito, sabihin nyo na nangutang sa akin si David Ilaga ng 50 million dahil yung negosyo niya bumabaksa. That's what is the exact name. And si Tongyot na Francis Leo Marcos told me that palabasin daw ganon. Ako naman si Tanga,
Oh, eh, tanga ka naman talaga eh. Nasaan yung usapan na ganun? Wala naman yatang ganun. Nag-iimbento ka na naman eh. Nag-meeting-meeting na naman yata kayo ni Laulo kung anong mga sasabihin ninyo eh. Huwag kami dito. Okay ako ng okay. Honestly, at yung mga tao nagsasabi dyan na ako'y kumita ng pera sa kinaba kay Francis Leo Matos, utop ninyo. Kaya pala, ha, kinolektahan mo yung mga nanay ng pera, o diba? Kung hindi ka pa nabulilyaso, o diba? Itutuloy-tuloy mo yan, o diba? O, ang sakit ano? Dahil ako pa nga anak ni Pera, isinama ko yung pangalan ni Francis Leo Marcos sa ipinagawa ko 17 houses sa Los Baños. Uyun, nagpagawa pala mga kaibigan ng 17 bahay si Obarak, anak ng patuting sa Los Baños. Ipakita mo naman yung video, Obarak, di ba? Ipakita mo naman para ma-share naman namin at mapalakpakan ka naman namin, di ba? Doon sa pinagawa mong bahay, pinamigay mo ba? O ano ba nangyari doon sa bahay na yun? Pakinggan natin. Sa barangay, I forget the name of the barangay, the kapitan, get the money. Nagsisinungaling ka yata, Obarak eh. Nagpagawa ka ng 17 bahay, o diba? Tapos sa kapitan mo pa binigay yung pera, tapos yung barangay hindi mo maalala. 17 houses was rebuilt. Pag pinakinama ko ang pangalan ng Francis Leo Matos dahil sa mayaman sa Alex. Pero naging pa ako, namalaman ko through the investigation, tama na. Oh, through the investigation daw, anak ng patuting ka, oo. Nag-imbestiga ka ba? Anak ng patuting, lahat naman ang binalita sa'yo, puro chismis. Di ba, pakinggan pa natin mga kaibigan. You know, kaya nga tama yung ginawa niyo. Kayo, at yung sasabihin niyo na kinabang yung mga 14 vloggers, for what? Ah, hindi na kinabang yung mga 14 vloggers. Hindi sila nakinabang sa mga suporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Yun ba yung gusto mong palabasin, Obarak? Huwag kami dito. Bukas ang mga mata namin. Supporter kami ni Francis Leo Antonio Marcos. Hindi kami kararating lang dito sa community, Obarak. Huwag mo kami paikutin dito. Babasagin ka namin dito. Nakinabang ang Francis Leo Marcos to explore his generosity kuno. Bago dumikit yung mga 14 Judas na yan, mahigit ng 1 million ang subscriber ni Francis Leo Antonio Marcos. Sila ang sumabit sa kasikatan ni Francis Leo Antonio Marcos. Sila yung mga gumambit sa kasikatan ni Francis Leo Antonio Marcos. Real talk yan, Obarak. Huwag kami dito. Isa ka rin sa nakinabang. O, gag ka. Everybody has the admiration. Everybody has the admiration to Francis Leo and to Antonio Marcos. Which is true. Diba? Kaya nga kami nandito eh. Diba? Nasala yung mga sulido kay Francis Leo Antonio Marcos. Walang sala na, David. Anak ng patuting ka. Oo. Commercial mo kami. Excuse me. Siyempre, kakakain lang ni Lolo Miguel. Giniling na may pasta. Spaghetti. Pakinggan pa natin. Person eat him. I admire Makmak. Hanga ka naman pala kay Ngak-Ngak eh. Abot na naman dito yung ngiti ni Donald Duck niyan. Pero, mas bibilib si Ngak-Ngak sa'yo kung padadalahan mo ng pera. He's helping our kababayan to have awareness. Anak ng patuting. Tinutulungan pala ni Ngak-Ngak yung ating mga kababayan. Sa anong paraan? Pakinggan natin. I admire this motherfucker. Sorry, my language. Oh. Yan lang yung perfect mo na English eh. Yung mother eh.
Diba? Mag-Tagalog ka na kasi, o Barak, eh, aminin mo, Pilipit yung English mo, anak na patutik ka, o American citizen ka lang, pero hindi ka Amerikanong naturalized na yung mga natural-born American. Like, pupubilit ka na naman eh. This Norman Mamos in the time, March 9, I see it in a Facebook, wow, this guy is, ang sunugan tayo ng pera. Di maubos ang pera. My goodness. Oh, oh, di ba? So, harang-hara ka kay Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Yun yung klase ng tipo ng kayabangan na napahanga ni Francis Leo Antonio Marcos yung karamihan ng sambayan ng Pilipino. O, di ba? Inubos nga niya yung lahat ng meron siya para itulong eh. O, di ba? That's why come out na wow, ang taong to, buti to. Kaya nung nakulong siya. Oh, yan. Mag-Tagalog ka, mas masarap pakinggan. Diba? Hindi pilipilipit. Oh. Kasi kawawa naman. Let's go find out what I can do. Kaya nga ako lumabas. Bang! 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 Lumabas siya! Bang! Bang! Oh, diba? Lumabas ka para makisaw-saw din sa kasikatan ni Francis Leo Antonio Marcos. Oh. Kunyari, ano ka, tigapagtanggol ka. Oh. Oh, diba? Bandang huli, lumabas din yung kulay mo. O, oh, diba? Gusto mo ring mangolekta ng pera. O, oh, diba? Pansarili mong interes. O, oh, diba? Budol ka. Bang, 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 bang. I'm not like that. Pero pinilakbang ko si Senator Gatchalian. Oh, anak na patuti. Napabaw na naman yung aso, mga kaibigan. Yung Gatchalian ninyo, malabo na yung makalusot ngayon sa 2022 election, o, diba? Narinig nyo ba yung panawagan ni, ano, ni Presidente Duterte nung binabatikos niya yung Senado, si Gordon? Ano sabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa mga botante? O, diba? Search for new faces. O, diba? Maghanap kayo ng mga bagong mukha dyan na mailukluk sa Senado. Nice one, Tatay Digong. NPI. Yes. Ang patuti itong aso na to. Pukpukin kita ng tabo dyan. Manahimik ka muna. Victor Lorenzo. Roland Sanchez. But I regret. I found out I was... shit. Oh, you found out that you are anong shit? Anong shit na ganun? O, di ba? Tamang explanation ba yun? O, di ba? O, Barak talaga, wag kami. Pero pa man, this is the old issue. I already let this... I don't know what to say about this. You don't know what to say anymore. O, di ba? Dahil... pinakita mo lang yung tunay mong kulay, o, diba? Pasikat ka. Gusto mo ring maging isang Francis Leo Antonio Marcos. Gusto mong maging sikat ka rin katulad ni Francis Leo Antonio Marcos, o, diba? Yan ang mga hirap sa inyong mga traidor, eh. O, diba? Masyado kayong naghahangad na maging bida rin, o, diba? Hindi po pwede yung ganyan. Ang bida dito, si Francis Leo Antonio Marcos lang. Walang iba. O, diba? Nakita nyo ba? Kami mga naiwan dito ng mga FLM defenders, supporters. O, diba? Meron pa bang mga katulad din yun ng mga pasikat? Wala. O, diba? Natural lang kami. Dumidepensa lang kami kay Francis Leo Antonio Marcos at sa mga pinagsasasabi ninyong mga kasinungalingan. O, diba? At paninira sa mansyon, oh, di ba? Pakinggan pa natin. And there is still more coming out. There's a lot more coming out. Oh, marami pa raw lalabas. Then, bring it on! Di ba? Mag-ano na tayo, maglabasa na tayo ng mga baraha. Hindi namin kayo aatrasan. Oh. Audio. Dok David. Dok David, di ba na-print nyo rin po? Parang nabanggit nyo yata. Oh.
anak ng patuting tong aso na to eh. Pasensya na mga kaibigan, gagamitan na natin ng ganyang mga term kasi yung mga namumutawi sa mga bunganga nito eh hindi nakanais-nais mga kaibigan eh. Siyempre kailangan natin salag-salagin na rin kahit papano, di ba? Bastusan ang gusto nitong mga to, hindi ibigay natin ng pakonti-konti, o di ba? Na yung asawa Pinky, di ba, na ano niyo po yan, na may Yeah, si... Ay! Ipapatungkol na naman ito mga kaibigan. Yung sa isang kapatid ni Francis Leo Antonio Marcos sa kanyang ama na si Dr. Pacifico Edralin Marcos mga kaibigan. Pinky Marcos ang pinag-uusapan dito mga kaibigan. Tingnan natin kung ano yung sasabihin ni Obarak. Tito Usaya. Tito. O, Tito Usaya daw mga kaibigan. O, sige, ano? The people... Tagalugin muna kasi anak ng patuti. Kapaluin kita ng tabo dyan. Ano eh, o Barak eh. Ang gulo mo intindihin eh. Magtagalog ka para mas maintindihan ng mga manonood. Tsaka para mas hindi ka na mahirapan. I asked for to go to the house of Pinky Marcos. Meron daw siyang inutusan na pumunta doon sa bahay ni Pinky Marcos. O diba? Pakinggan natin mga kaibigan kung ano nangyari. Pinky Marcos is 75 years old. Pinky Marcos is 75 years old. Okay, given kung 75 years old, sige, 75 years old. Okay. Ano pa? And Tito Osayas was interviewed by my group. Ah, yung Tito Usaya na interview daw ng grupo nito ni Obarak. O yun pala, sige, pakinggan natin kung ano yung interview nila. And Tito Usaya don't believe that is on, whatchamacallit. Tagalugin mo na kasi, pilipit na nga yung dila mo sa kaka-English eh. Anak sa patuti ka eh. Andyan dyan ka lang, nagpapa-impress ka na naman. Baka merong ano naman mapag-anuhan, pagpakitaan ng ano, mahiwaga mong 3 pulgada. Anak sa patuti ka, oo. Oh, pakinggan natin. That is Nicola Traya, that is sindikato. And I'm telling you, I don't care if it's Bernard Chong Kahal. Hey, Bernard Chong, my name is David Ilagan. Anak ng patuti ka, pati si Bernard Chong. Eh, dinamay mo na naman dito. Mga ugo kasi kayo. O, diba? Hindi nyo matatawaran ang pinagsamahan ni Francis Leo Antonio Marcos at ni Bernard Chong. Mag-best friend yan, dalawa na yan. diba? Ano yung sinasabi nyo nung una ni Laulaw? Kakausapin daw niya si ano, si BC, o diba? Tablado siyempre, kalaban ka eh. Hudas ka eh. O diba? You are used by Norman Mangosian and you are scared because he threatened your life and because of you. O nakas yung patuting. Saan naman galing yung kwento na yan, o Barak? Na tinatakot daw ni Francis Leo Antonio Marcos si Bernard Chong. Diyos ko po, matuting. Barak talaga, oo. Nagpapatawa ka na naman eh. Business of drugs with him. Ah! Anak ng patuting mga kaibigan, may paratang na naman ito. Pinaranata ka, may business daw na drugs si Bernard Chong. Saan naman galing yung Barak? Anak ng patuti ka, paluin kita ng tabo dyan eh. You make us a prompt of you're a good businessman when you deal with him. Pinalalabas daw na ano, good businessman daw si ano, si Bernard Chong, pero hindi naman. Anak ng patuti ka. Sana naman galing yung mga salita mo na yan? Hindi mo ba kilala ang pamilya ni Bernard Chong? Diyos ko por santo. Lahat kayong 14 Judas. O diba, isama nyo pa pati pera ng mga kaibigan ninyo, ng mga kamag-anak ninyo, pagsama-samahin ninyo, hindi aabot yan sa pera ni Bernard Chong. O diba? Naman nang simple drugs business. That's another case. And I don't care. Go after me and I don't care. And I don't care those cannon with uniform
you guys all of these options, you get the salary of a taxpayer people. Naglarap na mga kaibigan. Sabihin mo yan, umuwi ka ng Pilipinas, di ba? At dun mo, sabihin yung mga pinagsasasabi mo dyan. Anak ng patuti ka, ang yabang mo magsasalita eh. Kasi nandiyan ka sa Estados Unidos. Pa-impress ka na naman eh. Hindi na uubra yan o balak. Di ba? Ang makukuha mo dyan, siguro sila ano, sila Andalisa Kupal, sila ano, sila, pangalan nito, sila Lola Sutil. Yun, madadali mo yun. You are connivance with this criminal who is already incarcerated for almost... Diyos ko, patuti, magtagalog ka na lang o barak, pakiusap. Ang hirap intindihin nung English mo, Pilipit eh. Mabuti pa ako eh, English Carabao eh. Di ba? Mas madaling maintindihan eh. Eh yung English mo eh, Pilipit na, Carabao na, Pilipit pa. Going for 2 years, almost over a year. Right? Anak ng batuli. Bao naman ng bao tong aso na to. Tama, yes. Tama, yes. That's right. And now he's going for a senator. And then also, I'm the one who fought for this reality of passport of Francis Leo Marcos. Because I said this before, when the passport goes through to the passport agency in the foreign affairs, look at it, when the passport has a legitimate number as a passport number, that's... Diyos ko mga kaibigan, hindi ba intindihan yung English? It go to the, ano, to the foreign appeal, in the passport number, in the passport number, is ganito, anak ng patuting ka, oh, barak, oh, Diyos ko po. That's a legit that you can use properly because it was documented and... Oh, ayun naman pala eh, galing naman pala dyan sa bunganga mo eh. Oh, nalihiti mo yung passport na hawak-hawak ni Francis Leo Antonio Marcos. Eh. Sa katunayan niya eh, nagamit niya ito papunta ng Germany. Doon sa Villa Medica. Nagamit niya ito papunta ng Australia. Oh, di ba? Nagamit niya ito papunta ng Estados Unidos. Nagamit niya ito papunta ng ano, ng UK. Oh, di ba? Nagamit niya ito papunta ng Dubai. At kung saan-saan pa, Japan. Oh, di ba? Excuse me, name it eh. Halos lahat napuntahan na ni Francis Leo Antonio Marcos, o oh, diba? Oh, huwag kami dito, o oh, barak. Served to you by documentation by the government. It's legit during that time, but the FBI already went for investigation. Oh, anak ng patuti ka, o. Oh, o oh. Oh, barak. Ayaw at sa gusto mo, 'di ba? Walang magagawa yung NBI mo, 'di ba? Dahil ang usapin ay nasa korte na. So, korte na ang magpapasya, 'di ba? Siyempre, pag pinailang ka ng kasong ano eh, yung anti-alias, 'di ba? Ano ang pinakamatibay na ebidensya na mapapatunay na ikaw ay si Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Ano napakatibay na ano niyan? Na dokumento maipapakita mo diyan, 'di ba? Birth certificate o 'di ba? At sworn affidavit ng Civil Register Office o 'di ba, which is meron o 'di ba? Tapos secondary yung mga passport, yung mga tax declaration o 'di ba? Huwag kami o barak for his alias. That is already been done. It is not dismissed. It is not dismissed. And then also that... Katulad po yan. Oh, eto na naman yung aso, mga kaibigan. Magsasalita, pakinggan natin. Baby, ginamit na naman niya yung pangalan ni Francis Leo Marcos sa pagpailan. Oh. Kung may reklamo kayo, pumunta kayo sa korte. Diba? Doon kayo magreklamo eh. Magre-reklamo ka dyan sa social media, anak ng patuting, oo.
ang sasalag lang sa'yo dyan, si Lolo Miguel lang. Pakinggan pa natin, mga kaibigan. It will be disqualified. And Johnny Bustito is covering up that, because Johnny Bustito is saying very thoroughly that the COMELEC will do the further investigation about the link. So, and even from the mouth of Johnny Bustito, there is already a possibility that Francis Leo Marcos in his alias will be as a Loisan candidate. Saan na naman galing yung ano, yung mga sinasabi mo na yan, Obarak? Mag-google ka naman kasi muna eh, di ba? Kung ano lang yung lumalabas dyan sa bunganga mo eh. Naiintindihan mo ba kung ano ibig sabihin ng news and candidate? Mag-aral-aral ka muna, anak ng patuting ka, oo. That's from her mouth. From the mouth of Johnny Bustito. And yeah! Parang may narinig ako, coming out from the mouth of Attorney Johnny Carroche Bustito, that Francis Leo Antonio Marcos have a birth certificate. Ha? Live birth certificate, ah, diba? At meron pang secondary na ano, na magpapatunay dito, is yung sworn affidavit ng civil register kung saan ipinarehistro si Francis Leo Antonio Marcos. Basag ka dyan, Obarak. I won't get John Bustito, what is the remedy you have in your mind to be against me? You should... Ang tapang mo magsalita, Obarak eh. Kahit anong sabihin mo, walang bearing yan. Dyan ka sa Amerika, anak ng patuti ko. Sabihin mo yan kay Attorney Bustito, umuwi ka ng Pilipinas. Oh. Disbar. Oh, anak ng patuti, ipadidisbar pa, mga kaibigan. Nananaginip ka ba, Obarak? Hey, naku po. I'm a Filipino. I can file a case against you because you are using your being disbar. If I'm a Filipino, oh, if you are a Filipino, oh, di ba? You are a Filipino in your veins, oh, di ba? Pero in papers, in legality, you no longer a Filipino, not unless you are a dual citizen, oh, di ba? I can file a case against you because you are using your being. You don't have any ethical that. Man, takot. Alam, patutin. Pag, excuse me, pag hindi na alam yung sasabihin, man. Sabi nga si Obarak, mag-Tagalog ka na lang. Mas maiintindihan pa. Oh, real talk yan. Talk ethics as a lawyer, you should be only working as your client, not for this group of FFCI that you're a board member. You're a I don't know what to tell you. David Ilagan don't know what he gonna tell to Attorney Carroche Bustito, diba? Hindi mo nga kaya yan. Hindi mo kaya si Francis Leo Antonio Marcos. Yan ang real talk dyan, diba? Magkapatid-patid man yan latid mo, walang mangyayari, Obarak. FLM lang ang malakas. Konti na lang, mga kaibigan. You are a whore. You are a whore. Because you... Ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan kay Attorney Bustito eh. Kasi nandiyan ka sa Amerika. At by any means, by paper, by legality, you are no longer a Filipino. O, diba? O, diba? Kaya ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan kay Attorney Carroche Bustito dahil... Itinaya ni Attorney Carroche Bustito ang kanyang pangalan to defend Francis Leo Antonio Marcos because she believes Francis Leo Antonio Marcos is innocent. O, diba? And she believes that Francis Leo Antonio Marcos is a victim of a malicious prosecution. O, diba? Sa Tagalog nga eh, merong taong nasa likod nito at napag-iinitan
na pag-initan ang ating pandemic hero Francis Leo Antonio Marcos. Real talk yan o barak, oh, di ba? Pakinggan pa natin, konti na lang. Fuck Norman Mangusin. And I don't care who the fuck you are. Johnny Bestito, you should be this bar. But now, because the law in the Philippines, the judiciary system in the Philippines, no complaint, no case. Magkaka-pilipit-pilipit na ngayon, dila mo eh. Sa pag-i-explain eh. Walang maniniwala sa iyo, oh Barack. Umpisa pa lang, ikaw yung isa sa mga unang traitor eh. Oh, diba? Anong bilang mo? Oh, wala. Oh, diba? Ang galing mo lang mag-utos ng ganito, ganyan. Padala mo ng $100, $200, $300, so hanggang 50,000, 100,000. Hanggang ganyan lang yung kaya mo, oh Barack. Pero sa real world, wala ka. Oh, diba? Hindi ka mayaman. Mayabang ka lang na walang maipagyayabang. Pati pa ng Pilipinas, I will be there to the prosecutor office to complain about you. Pupunta daw siya sa prosecutor, kung Pilipino daw siya, pupunta daw siya sa prosecutor office. Magko-complain daw siya. Anak ng patuting ka talaga, o Barako. Kukuha ka muna ng abogado. Diba? Para makagawa ka ng complaint. O, diba? O pupunta ka sa isang malapit na police station o pupunta ka sa NBI at doon ka gagawa ng complaint. Sila ang gagawa ng complaint para sa'yo at sila yung magpapile sa prosecutor. O, diba? Ganun yun, o Barak. Hindi yung ikaw ang pupunta diretso sa prosecutor, anak ng patuting ka. Huwag kami. Because you're a whore lawyer. And I don't care. Oo naman ang oo tong aso na to. What is the remedy you against me as David Dilagan? I don't give a damn. Gago, hindi na umaangat yung mga view mo. O, diba? Maski sino, paakyatin mo dyan, wala kang kabilang-bilang ngak-ngak. Talunan ka. O, ngayon, inaano-ano mo ngayon si ano? Si Obarak. O, siyempre, gagawin kang aso niya ni Obarak. Hindi mo naman kayang gawing aso si Obarak. Hindi mo dyan mga kaibigan. Yan din mga mag-aaway-aaway yung mga kaibigan. Yun lang muna yung ano reaction video natin ngayon mga kaibigan. O Barak, magtagalog ka na lang. Yun lang yung advice ko sa'yo. Hindi mo kami kaya dito sa FLM family. Si Francis Leo Antonio Marcos lang ang malakas. At si Francis Leo Antonio Marcos lang ang bida dito sa FLM community. O di ba? Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, nag-iisang pandemic hero ng sambayanan ng Pilipino. Agbyag ka, mahal ka ng sambayanan, Apolokay.